Ko ulit, China, ba't napakahirap kayong mahalin? Di ba? Kaliit-liit na barko ng ating Coast Guard na nagbibigay po ng resupply mission, dalawa-dalawa po ang ginamit niyong water cannon laban sa ating mga member ng Coast Guard at ng mga fisher folk. We're at one, okay, how do you say this? We totally, strongly condemn what transpired yesterday sa pag-water cannon dito sa ating mga tropa na naghahatid lang po, no? Naghahatid lang po ng supplies sa BRP Sierra Madre. The other day, meron naman late incident na pinangga ng Chinese Coast Guard yung barko ng Philippine Coast Guard. Walang tigil. Sasabihin ko ulit, China, ba't napakahirap kayong mahalin? Di ba? Kaliit-liit na barko ng ating Coast Guard na nagbibigay po ng resupply mission, dalawa-dalawa po ang ginamit niyong water cannon laban sa ating mga member ng Coast Guard at ng mga fisher folk. We're at one, okay, how do you say this? We totally, strongly condemn what transpired yesterday sa pag-water cannon dito sa ating mga tropa na naghahatid lang po, no? Naghahatid lang po ng supplies sa BRP Sierra Madre. Ang paggamit na excessive force is against UNCLOS and the rule of law of the sea. Binangga pa yung isang Coast Guard boat natin at kumuntik pang mapahamak ang lahat ng nakasakay dito sa Coast Guard vessels na to. Coast Guard vessel na ito. We demand that the Chinese government stop all these violent activities, all these provocative activities in the Yungin Shoal and the West Philippine Sea. They are creating... They're intensifying and creating the atmosphere of fear and violence in the West Philippine Sea, which we are trying to de-escalate. We need to de-escalate it and take it one step down at this point in time. Isang aksidente lamang, at kung nagkaroon po tayo ng aksidente na lumubog ang isa nating mga barko, I don't know, you know, only God will know what would happen. So, I appeal to the Chinese Navy to stop their provocative actions in the West Philippine Sea. Kasi ayaw po natin ng gulo. We don't want a conflict with China. That is the last thing that we want to happen. But we are not going to allow one square inch of our territory to be taken away from us. So we're appealing to China to work out some sort of conduct, code of conduct, di ba? Kung hindi naman warship ang dumadaan dyan, hindi naman swarming ang dumadaan dyan ng mga barko, ilang supply ships lamang, ilang barko ng ating mga mangingisda, wag na po ninyong iharas under the code of conduct. Because like any other areas with international waters, every ship is respected. Every ship is protected by law. So, dapat ganun din ang gawin nila dito. This is not their backyard where they can just do whatever they want and bully whoever they want. So again, I'm appealing to the Chinese Coast Guard as well as the Chinese government to stop all these provocative actions that they're doing and the violence that they're inflicting to our Filipino ships. Tigilan na po nila yan dahil alam nyo, God forbid, kung ano pang mangyari after that. And we don't want the Philippines to be a flashpoint in this particular area, this particular time. So, yun lamang po. Kinokondena po natin. And I hope that they stop these provocative actions. Wala naman, kasi I'll be a hypocrite kung sasabihin ko, ayoko dahil meron din po akong long arm. So, as a gun owner, I believe in responsible gun ownership. Nakita naman po natin yung mga datos na ang nagkakaroon po ng krimen, halos
98% ng krimen ay galing sa illegal firearms at sa mga sindikato at kriminal. So kung kayo po, for example, empleyado ka ng Senado, let's say Dave Torres here, is a responsible member of the Senate, meron po siyang LTAP. May LTAP ka, Dave? Wala pa, sir. Ah, wala pa. Okay. Kung mag-a-apply siya ng LTAP, dadaan po ng masinsinan po na proseso yan. Kukuhanan po siya ng neuro. Sana pumasa ka sa neuro din. Kukuha ng neuro test yan, tsaka drug test, at kung ano pa. And then that's the only time that he can buy a firearm. Whether it's a long firearm, a shotgun, or a long rifle, they're subjected to these rules. And again, babalikan ko po yung datos. 98%, 98% po ay ng krimen na nangyayari with firearms are illegal firearms and mga sindikato or illegal or mga criminal. So only 2% are actual licensed firearms. Kaya siguro sinabi ng PNP, whether it is a short gun or a long arm, as long as you're a responsible gun owner, you are, of course, not going to use it for criminal activities. Dapat lang, pagsikapin nila ang pagbusisi ng pagbibigay po ng mga lisensya at pagbebenta ng mga baril sa kanila. Kasi we still have an insurgency, we still have internal security threats. Dapat hindi po mahulog po, maibigay po itong mga armas na ito sa mga internal security threats and rebel forces. Pero hindi kaya magkaroon lalo ng problem, kasi kanina may binabanggit si Senator Tolentino yung mga incidents ng road rage before, yung mga na-involved doon, license gun. Yeah, but whether it is road rage, they'll still use their small firearm or their long firearm. Either way, mahuhuli din sila eh. Either way, because my point is, they're licensed to carry a firearm. So the road rage incident, kaya gumawa po tayo ng batas na lalong mas tinataas po natin ang parusa sa road rage. Hindi lamang slight physical injury. Lalo na kung may baril, homicide na kaagad eh. Pag linabas nyo yung baril nyo, road rage, walang kalaban-laban yung tao, ikukulong kayo for homicide. Homicide or attempted murder. Lalo na pag nakikita na aggravated assault, pumunta sa kotse, kinuha yung baril, that's already murder. Why? Because may clear knowledge siya na babalikan ko yung baril, kukunin ko yung baril, babariling ko siya. That's already attempted murder, or pag pinatay niya, that's already murder. Pag linabas niya yung baril kagad at hinahamon-hamon niya, he'll already be tried for attempted murder, homicide. Because it's the heat of the passion, it's the heat of the passion of the instance. But kaya yung sa road rage incident, kung talagang may psychological problem yung mama at galit siya, ilalabas din niya yung baril niya, whether it's a long arm or a side arm. So what is important is the indictment, the penalty na hatulan sa kanya. Is there a need to review yung IRR before the PNP allow sa civilians? Well, I leave it to the PNP for their better judgment, kasi may mga datos naman sila pagdating sa criminality eh. I think malayo pa tayo sa Amerika. Iba yung sa Amerika, yung shooting, mass shooting incidences nila dun. It's more psychological in nature. Dito sa atin, ang only concern ko siguro kung maibilian at magamit ng mga rebelde, di ba? Other than that, wala po ako nakikita ng mga tao na pupunta sa eskwelahan, biglang mag-open fire ng mga long rifles. Again, I think that the most important part there is the selection of those who will be capable of owning these firearms. Yan ang pinaka-importante dyan. Huwag po i-shortcut yung neuro test, huwag po i-shortcut yung drug test. Under the law, pag may napakahigpit ng law eh. For example, naalala mo yung mama na sa road rage incident na yung kamuha ni Senator Batos? Binunot niya yung baril niya. The PNP already issued
the confiscation of all his firearms. So in under the law, napakahigpit. Gumawa ka ng krimen, whatever it may be, even libel, even slander, even slight physical injury, pag may kaso ka, automatic confiscation ng lahat ng baril mo. Sa Amerika kasi iba eh. It's the right to bear arms. They're under Article 2 yata. Ano yung tinatawag dyan? Yung Second Amendment. Second Amendment. So, no matter what, hindi mo pwedeng kunin yung mga baril, even if they have past criminal records, hindi mo pwedeng kunin yung mga baril nila. Tayo dito, magkamali ka, minsan lang, isa lang, kinukuha na ng police po yung lahat ng mga baril nyo. It's confiscated. It's not a right, it's a privilege. So, maybe, to add to that, to end, siguro kasi alam ko, Senator Aimee Peta magsasalita. Ang suggestion ko, if you want to sell them high-powered firearms, na long arms, let them be reservists of the armed forces. Ako, willing, kasi ako mag-reservist na rin ako eh. I'll be taking my oath in the army as Lieutenant Colonel. I will invite you all to the oath-taking in Camp Aguinaldo for that. But prior to that also on April, I'm inviting you all to Pag-asa Island because one of the amendments of the Senate, naglagay po tayo ng amendments of the Senate yung sa barracks. So mag-groundbreaking na po tayo sa barracks at yung health facilities ng malaking rural health center ng Pag-asa Island. So we'll be inviting you guys when the weather is much better. First week of April after Holy Week. Invite ko kayo, punta tayo. I'll arrange a plane for all of you. So dadalhin sa CA, sir. Ano yung pag take oath ko kasi hindi pa kailangan ng CA. Pag nagpa pag colonel, pag nagpa-promote po ako, dadaan ako ng CA. Makikita niyo ako naka-uniform. So, yeah, thank you guys. Thank you very much. Thank you.